Insta360 1R or Insta360 1X2? Alin nga ba yung mas mainam bilhin? Sasagutin natin yan dito sa video na to. Yo, what's up mga kaibigan, it's your boy Jerry of JKamoto. Andito na naman ako para sagutin ang isang tanong. Kung alin nga ba sa mga kamerang to ang mainam bilhin kung nagmo-mono vlog ka or aspiring mono vlogger ka. Pero bago ko sagutin yung katanungan yan, isa-isahin muna natin yung mga aspetong dapat nating i-consider. Pero just a disclaimer lang muna, ito'y base sa paggamit ko ng mga kamerang to at the same time coming from a perspective ng isang mono vlogger. With that being said, quick background lang muna sa mga kamerang to. The Insta360 1R, isang modular action camera na hati sa tatlong parts. Meron tayong battery, meron tayong lens, at meron tayong core. At meron din tayong tatlong lens option. 360 lens, 4K lens, saka yung one-inch sensor na lens or yung Leica lens. Pero for the sake of this comparison, I will be referring to the Twin Edition. Ang inclusion ng Twin Edition is the 360 lens, saka yung 4K lens. Kung baga, itong Insta360 1R is jack of all trades. Ang Insta360 1X2 naman is a dedicated 360 action camera na merong removable battery. Pero kahit 360 camera to or 360 action camera, kaya pa rin niyang mag-shoot ng single lens mode lang. Bali, isang lens lang yung gagamitin mo. Either itong nasa harapan o itong nasa likod. Now, with that out of the way, simulan natin sa form factor saka mounting options ng mga kamerang to. Ang typical mono vlogging setup natin, ganito yung itsura. Subali, ang Insta360 1R, ilalagay mo siya sa cage. Yan. Subali, ito yung magiging setup natin kung Insta360 1R yung gagamitin natin as our mono vlogging camera. Of course, pwede nating palitan yung lens niya. Now, pagdating sa Insta360 1X2, hindi mo siya directly mamamount dito sa chin mount natin. Mangangailangan pa siya ng adapter. So yung mounting niya, standard ng tripod saka monopod. So bale, meron tayong adapter na gagamitin para mamount natin to. So ilalagay natin ng ganyan. Tapos pwede na natin siyang ilagay sa helmet natin. Pero hindi natin ilalagay ng ganyan ha. Ibababa natin. Or kung meron kayong frame, utility frame, pwede nating ilagay ng horizontal. Saka syempre, pwede din nating ilagay sa taas ng helmet ganito. Saka pwede din nating siyang ilagay sa isang extension katulad nito. Of course, yung Insta360 1R, pwede din yung ganito yung setup. Pero syempre, hindi na ito yung typical mono vlogging setup natin. So sa typical mono vlogging setup, helmet setup natin, mas pabor tayo sa Insta360 1R. Na pagdating naman sa setup ng secondary camera natin, kunwari nasa handlebar, kunwari nasa selfie stick, o kaya sa ibang lugar ng motor mo. Syempre, mas pabor na tayo dun sa 1X2. For example na lang, sa handlebar natin, ganitong mounting yung gagamitin natin. Ito, meron na siyang mount, quarter inch mount, na pwedeng ilagay directly ang 1X2 natin. So pwede nating ilagay ito sa handlebar natin, nakaharap sa atin. At the same time, pwede din nating ipakita yung daan. Now, another mounting option for this one, kung gusto mong ilayo yung perspective sa motor mo at sa sarili mo, pwede mong ilagay sa selfie stick. So readily available yung mounting niya. Kung meron ka namang back bar mount, yung nakalagay dito sa katawan mo, pwede mo din siyang ilagay dito. Parang sinturon, ilalagay mo sa katawan mo, i-extend mo siya. So para ka nang may cameraman na sumusunod sa iyo or mayroong drone na kumukuha ng video sa iyo sa likod o kaya sa harap. So pwede din natin gawin ang ganitong setup sa Insta360 1R gamit yung 360 lens. Pero mangangailangan ka ng ganito para malagay mo siya sa monopod mo. At the same time, pwede mo rin siyang ilagay sa ganitong mounting. Pero personally speaking, pagdating sa secondary camera setup, mas pabor ako sa Insta360 1X2. Dahil na rin sa mounting option niya at the same time sa form factor niya. Saka explain ko na rin konti yung 360 videos natin, mapa Insta360 1R or Insta360 1X2, ang setup natin, kailangang align yung selfie stick natin sa katawan ng camera. Kasi in instances na hindi siya align, hindi maha-hide yung selfie stick mo. Kung nakikita nyo yung mga 360 videos natin na wala talaga o parang lumulutang yung camera natin, dahil yan, naka-align yung selfie stick natin sa blind side ng camera natin. Na pagdating sa Insta360 1R, may tendency kasi na tatabingi yung camera mo. Hindi mag-a-align kasi yung mounting option niya, hindi katulad nito na matik ng naka-align kasi wala kang ibang option. Mag-a-align at mag-a-align talaga yan. Saka kung mabilisan na yung pagpapatakbo natin, syempre mas aerodynamic tong Insta360 1X2 kaysa sa Insta360 1R. Saka mas madali din siyang ibulsa. Now in addition to that, since manipis nga siya, this one produces a better stitch line sa 360 videos natin. Ito medyo malapad yung katawan niya. So ang magiging resulta nito, pag masyadong malapit ka na sa camera, yung stitch line niya, pagka-connecta ng left saka right side na lens, hindi ganun kaganda. Now pagdating naman sa battery, itong 1X2, 1630 mAh. Which will last around 1 hour 30 minutes to around 2 hours. Insta360 1R naman, ang battery niya, yung stock battery niya, is around 1,190 mAh. Which can last around 52 minutes based on my experience kung gagamitin mo is a 360 lens. Now kung 4K naman yung gagamitin mo, it can last around 1 hour 22 minutes
1080p 30fps recording. Now gusto ko lang idagdag na ang isa 361R meron siyang boosted battery available, which is times 2 ng typical battery niya. Saka isang advantage din ng boosted battery is that hindi mo na kailangan ng frame kasi meron na siyang built-in na mounting dito sa baba. So pwede mo na siyang ilagay directly sa chin mount mo. Pero ang trade-off naman ng ganitong setup, syempre, nakikita naman natin na lumaki siya, bumigat siya. Saka hindi din siya ganun ka-safe pag medyo mabilisan na yung pagpapatakbo natin. So mas mainam pa rin na meron kang frame. Pero I think meron naman tayong mabibiling frame na malalagay or pwedeng ilagay yung boosted battery. Pagdating sa audio, pag pinag-uusapan ng Moro Vlogging, you have to invest on an external mic. Kasi kalaban natin dito yung hangin. Lalo na kung mabilisan na yung pagpapatakbo mo sa motor. Both cameras, by the way, pwede nating lagyan ng adapter para magkaroon tayo ng external mic. Ang Insta360 ONE R, ito yung adapter niya, napakaliit. Tapos ang Insta360 ONE X2 naman, ito yung adapter niya. Itong dalawang kamerang to, pwede ka rin mag-connect ng Bluetooth mic or wireless mic. So most of the time, mas preferred yung wireless mic pag ganito yung setup. Personally speaking, pag ginagamit ko to as my secondary camera, hindi dito nang gagaling yung audio. Wala din akong kinakabit na external mic. Instead, meron akong ibang audio source. So another good thing, sa dalawang kamerang to, pareho silang water resistant saka waterproof. Pwede kang mag-mono vlog kahit umaambon, umuulan. Unfortunately nga lang, di mo pwedeng gamitin yung wired mic mo kasi syempre, expose yung port niya. So sa mga instances na ganun, tatanggalin mo yung mic adapter niya saka isasarado mo yung USB port niya. So sa mga instances naman na nagka-problema yung camera mo, nabagsak, nagasgasan, nagka-problema yung lens, mas maganda yung Insta360 ONE R. In case man magka-problema yung lens mo, pwede mong palitan yung lens lang. In case magka-problema yung core mo, pwede mong palitan yung core lang. Unfortunately, with this one, kung magka-problema yung lens, nabagsak to, kailangan talagang ipadala sa China for repair. So good thing na lang, sa dalawang kamerang to, meron kang nabibiling lens protection guards. Para at least meron kang extra layer of protection. Now in addition to lens guard, itong 1R pala, meron ding available na ND filter or neutral density filter. Katulad nito, ayan, para siyang sunglasses sa camera natin. It allows you to manually control the camera's exposure. Na nagbibigay ng tinatawag nating cinematic motion blur. Medyo advanced siya saka technical, pero pagdating kasi sa mga action cameras or any cameras for that matter, mas mainam talaga na manually controlled mo yung settings. Kasi kung mapapansin nyo, mas maganda talaga yung mga advertisement ng Insta360 kaysa sa mga kuha natin. Kasi isa sa mga bagay na dapat natin gawin is to manually control our exposure. Now between these two, ang Insta360 ONE R lang yung may available na ND filter. Mapa 4K lens, 360 lens, saka 1-inch sensor na lens. As to versatility, of course, mananalo to. Kasi meron kang modular design. Merong mga instances na talagang mas preferred ko na gamitin yung 4K lens. For example na lang yung ride namin patungong Mindanao last April. 1,100 kilometers yung binyahe namin. Hindi practical na gamitin mo yung 360 lens mo most of the time. Kasi yung 360 lens, mas malaki yung file size niya. At the same time, mas magti-take time din siyang i-edit. So, sa ride na yon, mga iilang clips lang yung ginamitan ko ng 360 lens. Now, pagdating naman sa presyo, mas mura tong konti itong Insta360 ONE X2. Kung ikukumpara natin sa Insta360 ONE R. Now, good thing, kasi during this time, merong sale or merong promo si Insta360 sa website nila. So, discounted yung prices ng Insta360 ONE X2 saka Insta360 ONE R. So, you can check out the link sa description ng video na to kung gusto nyong bumili ng mga kamerang to. Now, with all those things mentioned, alin nga ba yung marerecommend ko? Personally speaking, wala tayong direktang sagot or iisang sagot dyan. If moro vlogging talaga yung trip mo saka wala ka pang action camera, mas mainam bilhin yung Insta360 ONE R. Meron ka ng 360 lens, meron ka pang 4K lens. Hindi ka na mabibitin. However, kung meron ka ng action camera and you're looking towards buying a 360 action camera, then ang marerecommend ko is 1X2. Saka kung ikaw yung tipong hindi lang talaga moro vlogging yung trip, kumbaga parang pinaghalong moro vlogger, travel vlogger, saka adventure vlogger, for me, mas mainam tong bilhin. So in other words, ang pinaka takeaway ng video nito is walang perfectong camera, pero merong swak sa pangangailangan at paggagamitan mo. Parang motor lang din.